Alright mga ka-troops, Humvee 80 watts, okay, using 0.3 OCC coil, single butt, sagad 40 watts, okay, firing at 40 watts, Humvee Sigley. And 40 watts lang yan mga katroops. Okay. Katank. And juice. Okay. So, nilimit tayo ng chipset niya sa 40 watts. Yan, sagad na. Kasi, naka-mesh coil tayo. So, pwede rin itong palitan ng RDA. Gagawin lang dyan is lalagyan mo siya ng 510 na adapter. Okay? Maghanap ka ng 510 na compatible dito sa Humvee para makonvert mo siya ng RDA. Kasi nakataang tank siya. Yan, magnetic. Tatanggalin mo rin yan dito. Magnetic din yan. Ito. Dito yung battery niya. Wala na dito sa ilalim. Okay? Ayan. So, mabigat siya. Compare sa Aegis Solo. Ayan. Up to 80 watts to. Pero pag naka-mesh coil ka, kung ano yung capacity ng coil mo, doon ka lang ililimit ng chipset niya. So, meron din siyang smart automation. Okay? So, ang downfall lang dito is mabigat. Mabigat pa siya sa dual butt actually. Ayan. So, actually maganda siya, no? Pero mas maganda para sa akin, mas maganda to kung naka-RDA kasi matataasan pa natin yung wattage compare pag naka-tank kasi ililimit lang tayo. Okay? So, up and down button, USB Type-C, fast charging na rin. Pero meron tayong separate na charger. Okay? Hindi advisable na rekta rito. Then, pag sinabay mo yan, okay, maglalock siya. Pag sabay mo yan, kasabay yan, maglalock siya. Pero magpa-fire pa rin. Dito lang is, ang tendency lang dito pag nakalock is hindi magagalaw yung wattage mo. Pero magpa-fire pa rin. Okay, so, sabay mo lang yung dalawang button, up and down, mag-unlock siya. Okay, yan. Ayan. So, maganda siya para sa akin. Although 40 watts lang tayo, pero maganda yung clouds. Okay. Humvee by Sigley 80 watts using the stock na tank.